viewers. Sorry, sorry, Midge. Then please read all. Hindi ko naman. Sa Hungry Boss, 14. 23 sa Star Image, PH. Okay. Captain Veggie, 14. Facebook page? 763. Okay. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si David Kabawatan. Venice Apostol. Kami ang managers and owners of Star Image Artist Management. At kasama namin ngayon si Gabo Adeba at si Buknoy. Nag-live po kami dahil ito po ang tamang gawin. Dahil sa nangyaring incident yesterday sa pag-live mo, Gabo, sa TikTok. At may mga nasabi kayong hindi ka nais-nais o kaaya-aya kila Meme Vice Ganda, Ayon Perez, and Aura Regela. Okay. So sinabi ko kanina sa live video ko, saka sa post ko sa TikTok, na hindi namin kukonsentihin ang ginawa niyong kamalian. Dahil, unang-una, ang naapektuhan dito ay ang mga taong tumulong sa atin before, no? Kay Carlo Mendoza na si Gigil Kid na naging anak-anaka ni Vice Ganda na tinulungan ni Vice Ganda at si Petit, si Ma'am si Petit na kasakasama rin ni Vice sa mga pelikula at mga shows. Yung harutan nyo sa TikTok, no, katuwaan nyo sa TikTok na it turned out na napaka-offensive, no, sa mga involved personalities dahil sa mga negative remarks na binitawan nyo na hindi namin pinalampas ngayong araw. So nagdesisyon kami ni Vince na suspendihin kayo 1 month. Naintindihan nyo? 1 month suspension without pay. Sa mga existing projects nyo, ibig sabihin walang bayad. Hindi kayo babayaran because it's part of our agreed signed contract. Na kapag may mga ganyang misconduct, you need to be reprimanded. So aside from suspension, we have imposed a penalty of 100,000 pesos each. So you need to pay 100,000 pesos each sa management. Na kami, nagkasundo kami ni Vince, na yung ibabayad nyo, idodonate natin sa mga nangangailangan na yung pandemic. So we will donate yung penalty na babayaran nyo para may patunguhan yung binayaran yung penalty sa mga nangangailangan na yung pandemic. Okay? Alam ko, bilang manager kami ni Vince, na hindi sapat yun ang paghingi ng sorry namin sa management at ang pag-suspende at pagmumulta nyo ng 100,000 bawat isa sa inyo. Hindi pa sapat yun sa mga nagagalit ngayon na netizen, sa mga tagahanga na mga naapekto ang mga artista. Okay? Hindi namin kayo ipagtatanggol this time. Hindi. This is not scripted anymore. Sa mga content nyo sa TikTok na para magpasaya ng tao, sometimes scripted, yes, para makapagpasaya, pero this time, this is not scripted anymore. Wala tayo sa harap ng camera na para umarte kayo. Nasa harapan tayo ng camera ngayon para mag-sorry kayo sincerely sa mga tao, lalo na sa mga naapektuhan. Okay, ikaw. Ako, naiinis ako eh. Parang kung ano lang masabi ko eh. Hindi kasi galing tayo ng event, ng shoot. Okay, ng shoot. Ngayon, nag-decide kami na since pagod lahat, pinaiwan muna natin sila, si Gabo, tsaka si Buknoy, na nga sa resort. Para magpahinga.
problema kasi kapag nawawala sila sa paningin namin, kung ano-anong nangyayari, kung ano-ano posibleng masabi nila without us knowing. So yun yung hindi maganda. Without our consent. Without our consent. Yun yung, alam mo yung magigising ka na lang na meron palang viral na nangyayari dahil naiwan mo lang sila somewhere. And ang ginusto mo sa kanila is magpahinga, kaya sila naiwan doon. Saka may, may adult na tumitingin din doon, pero not 24/7. Because we have a good friend, the owner of the resort, na tumitingin din sa kanila, pero kailangan din magpahinga, di ba? Ako ayoko maging bias kasi ang naging issue dito, si Meme Vice, si Ayon, si Aura, na kilala ng mga tao. Gusto kong itanong sa kanila, simulan natin para maintindihan ng netizen, kung bakit nangyari yon, kung ano yung ugat, kung saan nagmula, kung bakit nyo nasabi, yung mga ganon. Gabo? Gabo, kwento mo. Ano po kasi noon, lunchtime po yun, tapos ako po mag-isa kumakain sa labas po ng resort. Tapos, lakasan mo boses mo, di ba malakas boses mo? Para marinig. Nagla-lunch po ako noon, tapos naiwan po ako mag-isa sa resort. So kumakain po ako ng lunch ko, tapos umalis po si Buknoy. So naisipan ko po mag-live noon, bali ako lang mag-isa talaga sa table. Saka nag-live? Doon po sa TikTok po, sa TikTok account ko mismo. Tapos nung pagka-live ko po, kumakain lang ako, tapos dumating si Buknoy. Tapos nung pagdating ni Buknoy, hindi pa agad nangyari yung issue na naka-screen record yung mga tao. Kumbaga, kumain muna kami, tapos nag-usap muna kami. Tapos hanggang sa dun po, yung puro comments po is about po Aura. So may exact comment po doon na nabasa ko, sabi, pakisampal si Aura. So sinabi ko yun kay Buknoy, sabi ko, ay oh, sampalin mo raw si Aura. Which is yung response niya, no, ayoko siyang sampalin, gusto ko siyang yakapin. Tapos hanggang sa sunod-sunod na po yung comments about Aura, tapos hanggang sa may nabasa ako ulit na sabi, naka all caps pa po, sabi, chill lang Buknoy, si Aura lang yung pambato ko. Tapos yun na po yung nag-start siyang magmura. Bali, dun po nag-start na mag-screen record yung mga tao. O, anong sinabi mo dun, Buknoy? O sinabi yung nag-ganong comment? Sabi ko, Eddie Wows. Lakas mo yung boses mo. Sabi ko, Eddie Wow. Tapos nung that time, napangmura ko ng gagos doon sa nag-comment, which is mali. Tapos, ano? Hindi lang yun. Saan naman tong? Saan nag-ugat? Tapos nung powers ng powers yung mga comments ng mga tao, kumaga parang binabat nila sa akin na ako daw si Aura, ganyan-ganyan, hanggang sa napanindigan ko na magpanggap bilang daw si Aura. And that time, doon na tuloy-tuloy yung mga baklaang chikahan na hindi naman talaga dapat ginawa pa nung una. Which is very offensive. Yes. Diba? Aware kayo doon, diba? Ba't niyo sinasabi yun? Diba? Hindi niyo ba naisip na may mga nakasubaybay sa inyong mga minor na edad na tulad mo, Buknoy? Na po pwedeng may makarinig ng mga ganon? Na nagmumura kayo? Na nagsasabi kayo ng mga hindi tamang mga salita? Gabo? Alam nyo, may mga maaayos tayong artist na pati sila naapektuhan because of this mess, because of this issue na kayong may tagagawan. Hindi kami nagkulang sa inyo na pangaralan kayo na tamang gawin nyo. Kasi we have artists like Carlo Mendoza na maliit pa, na naging anak-anakan pa ni Vice. Nasa atin si Madjo na kinagigiliwan ng mga tao dahil magaling sumayaw ang mga bata. Yung mga nanonood sa inyong minor. Di ba influencer kayo? You considered yourself as influencers? So you need to influence them in a good way. Influence your viewers in a good way. Hindi porket na-trigger kayo sa mga sinasabi na binabash kayo, papatulan nyo. Karapatan nila eh. Kung gusto nila i-bash kayo, eh, nandiyan kayo sa posisyon na yan eh. Hindi ba kayo nasanay sa bash? Kasi we cannot please everyone eh.
Kasi kung may ginagawa kayong tama, hindi kayo ibabash. Ngayon, even the management, kami nagsasuffer ngayon. Because it reflects to us, akala kinukonsinti namin kayo. Na akala sa mga TikTok videos, lagi tayong nag-aarutan na kinukonsinti na namin kayo. No! Iba ang content sa totoong buhay. O ano magagawa ng mga iyak-iyak nyo? The damage has been done. Ayan ang mga tao. The damage has been done. So whatever legal actions of Vice Ganda and her ni Meme Vice sa kanang kanyang kampo, we need to accept that. Especially the two of you. Alam mo, nakarating na rin sa, na may nag-send na rin ng message sa amin na galit si Meme Vice. Yes. Galit si Meme Vice. Eto ha, guys. We are in good terms and friend namin si Chad Kinis, na kaibigan ni Vice. Tinawagan kami ni Chad kanina. At even siya nalungkot sa nangyari, naiinis sa dalawa at naaawa sa amin bilang kaibigan namin, no? Personally, si Chad. Pero wala siyang magawa dahil even siya naiinis. Kahit kami naman, naiinis kami. Diba? Kasi hindi tama yung nangyari. Diba? Hindi tama. Nananahimik sila, Vice, eh. Diba? Tapos gagamitin niyo sa ganun. Alam mo, kahit managers, ang managers kasi hindi nyo naman kasama every time, every oras, hindi nyo kami kasama. Yes, kami ang tumatayo na pangalawang mga magulang nyo. Pero, matatanda na kayo para alamin nyo yung tama't mali. Diba, hindi lang naman kayo yung artist namin eh. We have other artists to manage, to guide. Hindi lang laging kayo. O ngayon, ano magagawa ng iyak nyo? Ha? Mababawi nyo ba yan? Yung nangyari na yan sa iyak nyo? De, gusto ko lang gamitin yung opportunity na to na kung bakit ang star image laging sinasabi sa online, nasa social media, bakit ang star image nag-aalaga ng mga basura? Masakit for us, na management, na masabihan ng gano'n, kasi we're doing our best. Kung hindi alam ng ano, ng netizen kung ano yung nabubuong pamilya meron sa star image, yun yung hindi nila nakikita. Ang nakikita nila, nag-start with Sander Ford, na minakeover namin, and then nagkaroon pa rin ng problema. Hindi nakikita ng netizen kung bakit namin ginagawa yun sa mga artist. Yung mga, gusto ko lang take at yung platform na to, na guys, netizens, ang star image nandito, hindi dahil nag-aalaga kami ng basura. Winelcome namin sila sa star image because we want na mabago sila. Nakikita nyo sa TikTok, nag-upload kami. Nag-upload kami na masaya, ng kukulitan, nag-aharutan, pero lahat yung superficial. Ang meron kami dito, kaya nandito yung mga yan, dahil naniniwala kami na mahal nila ang pamilya nila. Mahal nila ang sarili nila, may takot sila sa Diyos, at may mga pangarap sila. Hindi nyo alam kung saan ang galing yung mga tao na to. Magsimula tayo kay Sander. Mahirap ang buhay. Bumalik tayo kay Giggle Kid. Masaklap ang naging buhay ni Giggle Kid, Carlo Mendoza. Kay Yudunok Girl. May pangarap sila. Kaya ang star image nandito. Kaya yung mga, hindi ko na lang maano eh, ayokong i-blame sa social media ang nangyayari dahil ang nakikita nila is yung superficial na meron sa atin, sa star image. Pero halukayin ninyo guys, kung bakit nandito ang mga basurang sinasabi, it's because we want to help. We want to change. We want to help them. Ngayon, hindi natin mabiblame. Nangyari na to, naging problema na, pumutok na, nalaman na ng lahat.
Nasabi nyo na yung mga hindi dapat sabihin sa social media na alam nyo huhusgahan kayo ng tao. Ako, kami ni David, kami na yung manager na laging nakaharap kapag nagkakaroon ng pagkakasala yung talent. Nadadamay. Nadadamay ibang tao na wala namang kinalaman. So gusto kong tanungin sa inyo at malaman ng netizen, ng social media at yung mga nakasamaan nyo ng loob ngayon. Dahil ba saan ito? Ako na magsasabi, dahil sa kasutilan, sutil ang dalawang to. Kayo mag-ano, kayo mag-explain. Nagagawan nyo to eh. Diba? Explain nyo, for what? Bakit nyo dinamay yon? For clout? Ha? Para mapag-usapan kayo kahit na in a negative ano, way? Hindi ganun. Every day na ginawa ng Diyos, araw-araw, pinagsasabihan namin kayo kung ano yung dapat niyong i-post, kung ano yung dapat niyong i-content para mapasaya at mabigyan ng inspiration yung mga viewers niyo. Pero anong ginawa niyo? Yes, sometimes you do good ano, contents. Pero nagpa-apekto kayo sa mga nagko-comment, na-trigger kayo? Reason ba yun? Valid reason ba yun? Na na-trigger kayo? O papatulan nyo yung netizen? Opinion nila yun eh. Kayo, kung makukulong kayo, let it be. Baka doon magtanda kayo. Hindi namin kayo pagtatanggol kung talagang may mali kayong ginawa. Pero obviously, may mali kayong ginawa. Kung ano maging legal action sa kampo nila Meme Vice, let it be. Harapin nyo. Ginagawa namin lahat dito sa Star Image para makatulong sa inyo, para makapagpasaya tayo ng tao, pero ito ang ginagawa natin. Ngayon, kayo. Nandito na naman kami to explain. Na lumalabas sa mga taong nanonood, kinukonsinti namin kayo. Na lumalabas sa mga taong nanonood, kami papasimuno. Hindi nyo ba alam yung nararamdaman namin? Saka, ano yung mga ibang co-artist nyo na nanadamay dito? Hindi ba kayo naaawa doon sa mga naapektuhan ng mga co-artist nyo dahil sa pagkakamali na yan? Kailan pa kayo matututo? Para yung kay Sander, maramdaman yung ano kayo, makulong kayo, umimas kayo ng rehas? Siguro nga, baka doon kayo matuto. Kasi I'm sick and tired of ano, of defending you dahil lalo na pag mali kayo, I cannot defend you pag mali kayo. Kung nasa katwilang kayo, kaya ko kayong ipagtanggol, kaya namin kayo ipagtanggol. Pero this time, we will not defend you, especially to Vice. Dahil si Vice, tinulungan tayo. Si Carlo Mendo, asa si Carlo? Patawag na si Carlo. Si Carlo hindi mapupunta sa atin kung hindi dahil tinulungan ni Vice. Oh, hindi pa kayo nahiya dito sa batang to? Tumingin kayo kay Carlo. Hindi kayo nahiya dito, nahiya. Yung inaano nyo, yung pinagsasalitaan yung kung ano-ano, tinulungan tong batang to. Isang taon pa lang namin hawak si Carlo na tinutulungan namin ngayon. Pero ang unang tumulong dito, si Vice, si Meme Vice niya. Di na, muna. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko na matiis eh. Ngayon, magsalita kayo. Ikaw, Gabo. Simulan mo.
gusto ko lang pong humingi ng paumanhin kay Meme Vice po. Sa, sorry po kung nagkaroon kami ng ganung conversation sa live. Ayun, maling-mali po talaga kami sa mga nagawa namin at sa mga nasabi namin. Gusto ko rin pong humingi ng sorry po kay Aura sa mga nasabi ko na laos o bakit kami nitawan ni Meme. Sorry po. Kay Mr. Ian Perez din po, gusto ko rin pong humingi ng tawad po dahil nadamay po kayo sa issue na to. Hindi ko po ipagtatanggol kami kasi sobrang linaw po na kami po yung nagkamali. Sa mga magulang nyo humingi kayo ng paumanhin? Sa mga magulang nyo na posibleng nanonood ngayon, alam nyo, ito ha, Gabo, Buknoy, kami nahihiya sa mga magulang nyo. Kasi nandito kayo sa poder namin, tapos may ganitong issue. Anong iisipin nila? Tinotolerate namin yung mga ganyan nyo? Maya naman kayo sa amin. Tinanggap namin kayo dito. Diba? Nakatira kayo ngayon sa amin dito sa Star Image House. Tapos may mga ganyang issue, anong iisipin nila? Kami may kagagawan yan? Ngayon, sa mga magulang nyo, after, ano? Gusto ko rin po mahingin ang tawad kila mommy at daddy, saka sa mga kapatid ko po na nadadamay din sa issue ko. Alam ko, kung ako naapektuhan, mas lalo po kayo naapektuhan sa mga pinagagawa ko. Sorry po. Okay, masalita ka na. Ikaw. Marami na po akong beses humingi ng paumanhin sa lahat ng tao. Pero this time, gusto kong humingi ng pasensya sa mga taong naapektuhan. First of all, sa managers ko. Sa taong kumpog sa akin, Lola Baby, I'm so sorry kung pati ikaw nadadamay. And also, kay Aura. Ayoko na lang pahabain pa yung apology na to kasi hindi ko naman gusto na ipilit pa yung sarili ko. Alam ko marami akong nagawang mali. Kay Meme Vice, kasi mula bata pa lang ako, alam ng mga tao na nakapaligid sa akin noon. Kasi mula bata pa lang ako, iniidolo ko na si Vice Ganda. Gusto ko mag-sorry, Meme, sa mga nasabi dun sa live video. Na hindi naman, sa mga nasabi mo! Sa mga nasabi ko sa live video na hindi naman intentionally, na akala namin biro pero hindi. Hindi, sandali. Rephrase mo yon. Anong hindi intentionally? Huwag mo na i-sugar ko. Intention niyo yun eh. Hindi correct term ang hindi intention o hindi intentionally. Intention niya yun. Lumabas sa bibig niyo eh. Ayusin mo. Okay, may advice na nasabihan ko ng mga mali na hindi naman kaaya-aya. Tsaka kung ayon, sorry po sa mga nasabi kong hindi nagustuhan. Sana magpatawad niyo ako. At tsaka sa mga taong nagsasabing basura ko, sa mga bashers, sorry kung ito na naman yung mga dadagdag nyo sa akin. Pag tinatanong ng tao, Buknoy, bakit pa ulit-ulit ka nagsosorry? Bakit inuulit-ulit mo? Ako nasasagot, sutil kasi tong batang to, sutil. Mayabang. Hindi nag-iisip. O masakit para sa nag-aalaga sa inyo dito sa Star Image House. Masakit na sabihin namin sa tao na gano'n. Masakit sa amin. Pero yun yung ginawa nyo. Yun yung totoo. Nila. Totoo yun. Mayabang kayong dalawa. Mayabang. Hindi nyo iniintindi na kung sino yung pwedeng maapektuhan sa mga sinasabi nyo. Huwag na lang kami. Yung mga artist natin na nagsisimula pa lang, yung mga sumali sa Star Image, yung mga bagong sign, na mga nangangarap sa buhay, yung hindi pa naaabot kung ano man ang na-establish yun ng mga pangalan ngayon,
sa social media, yung mga nangangarap din sa buhay, sana intindihin nyo rin yun. Ang dami sa ating nanonood. Tapos ano sasabihin ng comment? Diba? Kami may mga sarili rin kaming pamilya. Diba? Ano sasabihin sa comment? Kami pa si Muno. Alam ng Diyos kung paano namin kayo pagsabihan. Kasi we want to help you eh. Especially ikaw, Buknoy. Aware kami sa pinanggalingan mo. Hindi ka lumaki sa parents mo. Lumaki ka sa hindi mo kadugo. Kinupkup ka ni Lola Baby mo kahit hindi mo kadugo. Lumaki ka sa kalsada. Na masura ka. Nag-barker ka sa jeep. Lahat yun alam namin, pero dapat na maging ano ka eh. Dapat na gamitin mo yun para, diba, matularan ka na ikaw na unti-unti kang, yung past issue mo, unti-unti mong nababawi because of yung mga iba mong magagandang nagagawa naman. Pero ito na naman, another issue. Diba? Cancel agad. Another issue. Eto na naman tayo, eto. Kaya ano sasabihin ng mga netizens? Ha? Puro kayo iyak, sanay kayong umiyak, paawa kayo. Ganyan lang ang kaya niyong gawin. Hindi ko kayo dedepensahan. I swear to God, hindi ko kayo dedepensahan ngayon. Kami ni Vince, hindi namin kayo dedepensahan dahil kayo ang mali. Kung idemanda kayo ni Vice, let it be. Okay? Sumama na loob nyo sa akin, sa amin. Pero kung yun lang ang makakapagpatino sa inyo, harapin nyo. Maawa naman kayo sa mga magulang nyo din. Oo, aware kami, gusto nyo tumulong sa mga magulang nyo, sa family nyo. Alam namin hangarin nyo. Kaya kayo nandito, nagtsatsaga kayo. Kaya kayo na nagtatrabaho kahit sa murang edad nyo. Pero isipin nyo naman yung mga gagawin nyo. Diba? Isipin nyo kung ano yung pwede nyong ma-imply o maituro sa mga, lalo na sa mga bata na nanonood sa inyo. Alam nyo ba, everyday we take calls. We have calls sa ating official number. Hi, kayo po ba si Ate Buknoy? Hi, kayo po ba si Ate Gabo? Idol ko po kayo eh. Hindi ba kayo doon na mga bata yung mga sinasagot namin sa official number natin ha? Yung official number, every day, we accept calls na kayo hinahanap halos dalawa. Hi, kayo po ba si Ate Buknoy? Hi, kayo po ba si Ate Gabo? Idol ko po kayo eh. Pwede po bang ano? Hindi pa kayo naano doon? Tapos ito issue nyo, mga bata nanonood sa inyo, ano magtanda kayo? Ikaw, kung anak lang kita, kung talagang anak kita, nakatikim ka na sa akin eh. Pasensya na po ah, gusto kitang sikuhin ngayon eh. Naiinis ako sa'yo eh. Kung totoong galing ka lang sa akin, nasiko na kita.